Thank you sa mga anak ko. Thank you sa mga prayers ng mga friends and friendship ko. Sa mga kamag-anak, thank you sa inyong lahat. At ito na si Papa Dodd. Hi. Oh, ito na siya. He's okay na. Ano ka daw? Candidate ka daw sa cardiac arrest? Buti hindi ka na cardiac arrest dahil sa sobrang baba, naging 44 ang heart rate mo. Eh, thanks God. At naiayos din si asawa. Welcome back to my channel, my friends and friendship. It's Mama Ella Bulano back to you again. And kumusta naman kayo? At sana ay okay tayong lahat. So good morning and good evening sa mga kung saan mang lugar at good day kung saan man. So pinapanalangin ko lang sa inyong lahat na this coming Christmas and New Year ay magiging happy tayong lahat na in good health. My friends and friendship, today is morning and today is Thursday dito sa US. Ito na naman paninibagong pakikipaglaban na naman sa buhay si Mama Ella. Dahil si Papa Dodd ay nakalabas na sa hospital kahapon. Hindi ko na kagad na i-vlog dahil hapon na at so busy talaga. Nagantay pa ako ng mga discharge na papers, yung mga gamot na mga instruction kung papaano ang pag-inom. At nag-pick up ako ng mga gamot doon sa isang pharmacist na kinukuha na namin. So my friends and friendship, so tired last night. May binago na kasi siya sa kanyang pagdialysis. Dahil tumataas ang kanyang phosphorus at tumataas ang blood pressure once na ang phosphorus ay tumaas. Tumaas ba o bababa? Tumaas. Kaya noong hindi pa siya na hospital ay sobrang taas ang BP niya. At nagkaroon siya ng slow ang kanyang heart rate. Bumabang-bumaba at patuloy na bumababa everyday. Nagkaroon na ng mga komplikasyon, nandoon ang mga pneumonia, nandoon na mabuti na lang naagapan kagad at nadala kagad siya sa ER. After na may ER siya, hindi na sa binatawan ng ER, nilagay ka agad siya sa ICU dahil it might be na magkaroon siya ng bigla ang cardiac arrest due sa kanyang bumaba ang kanyang heart rate. Mabuti na lang at si Mama Ella is always there for him, kaya naidala namin siya sa ER kasama ko ang aking son-in-law na si TJ. Thank you so much TJ sa parating mong support at nandyan, at sa mga anak ko, sila Chanel, si Bam, si Cheryl, shout out sa inyo, si Judella, si Shandel, si Jarrell at saka si JR. At kay Crimes, sa inyong lahat, maraming salamat sa mga suporta ninyo. Maraming salamat kay Cheryl all the time. May nandoon lang siyang nag-check kay Papa niyang sa doctor or tinatawagan. Si Bam, everybody are supporting lahat ang mga anak namin. Yun ang kinaigihan, my friends and friendship. Pag maraming anak, yun ang hindi madali ang ganitong sitwasyon kung ako lang ang mag-isa. Kaya yun, my friends and friendship, nagpapasalamat ako at nandoon ang mga anak ko lahat. At salamat naman at nakakaintindi sila sa sinasabing sa mga medical terms at lalo-lalo na sa kay Papa ng mga treatment. Dahil mga nurses sila, my friends and friendship. Kaya yun ang kinigyan ko, anong hirap noon ang pagpapaaral sa kanila. Ngayon ay sulit na, at yun bang binalik na ni God kung ano ang tulong ng mga anak sa paghirap ng magulang. Hindi financial o pera, pero nandoon sila sa lahat ng mga problema about sa health namin. So thank you sa aking mga anak. Salamat na maraming sa inyo. At wala kayo, ay nahihirapan si Mama Ella dahil hindi na kaya ni Papa Dodd. Okay? Hindi naman ako nagdadrama, my friends and friendship. Ito ay akin lang ino-open up sa inyo. At akin nga sinasabi, ito ang kung ano ang buhay ni Mama Ella. Ano ang buhay ng buhay sa Amerika? Ang buhay sa Amerika ay ganito. Minsan, ang mga magulang dito na hindi na sila maaalagaan ang kanilang mga anak kung nagkakasakit, ilalagay sila sa nursing home. Lalo na yung mga ibang lahi, hindi nila ugaling nag-aalaga ng mga magulang. Tayong mga Pilipino ay nandoon pa rin ang ating love sa ating mga magulang. Yun ang mga anak. Kung may mga anak na ganito rin sa mga ibang anak, na katulad ko rin sa mga anak ko, na they are always there for us. Thank you sa mga anak ko. Thank you sa mga prayers ng mga friends and friendship ko. Sa mga kamag-anak, thank you sa inyong lahat. At ito
nandito na si Papa Dodds. Lumalabas na at nandito na siya sa amin sa bahay. Happy na naman siya nakikita ang mga apo at si Zoe. Yun ang sinasabi ng lahat ng mga matanda noon na ang kayamanan daw ay nasa mga anak. Totoo na mahirap ang maraming anak na katulad ko. Ito sila. Mahirap lalo na kung maliit sila, pero ganito na pala. Pag ganito na, na malaki na sila at tapos na ng pag-aaral at may mga kanya-kanya ng trabaho ay masarap ang feelings. Alam ko yan ang feelings ng isang magulang na ganitong parang ako. Kaya huwag kayong bumitaw. Kahit anong kadaming anak, pag-aralin lang sila. Kahit mahirap. Yun lang ang aking may advice, my friends and friendship. Ayun, dito na si Papa Dodds. Okay, Papa, can you hi to my vlog? Hi. Oh, ito na siya. He's okay na, at ang blood pressure na niya, my friends and friendship, ay very normal. Okay na. Nakatulog naman siya ng maayos kagabi. Yun lang ang kanyang dialysis ay nagbago ng prescription. Yun, kaya medyo natagalan ako kanina dahil marami akong kinalas at instead ng one bag lang ang ginagamit tuwing gabi, ay ginagamitan ko na siya ng dalawang bag. Kaya mahirap dahil pag na-release na sa tiyan niya, ang bag na yun ay akala mo ay kalahating sako ng palay ang iyong ibubuhos na nilinis doon sa tiyan niya. Okay, my friends and friendship, ito kumakain na kami, kain na tayo. At ayan ang kinakain. Binili lang ko siya ng seafoods kahapon. At ito yung itlog. At ito lang ang ulam niya para makapag-inom ng gamot. Ayun. Pero alam ko, kahapon bago ako pumunta, my friends and friendship, doon sa hospital ay nag-grocery na lang ako. Dahil ito, bumili na ako ng saking at mga kung ano-ano pa. Ayun. At alam niyo, my friends and friendship, nakakita ako doon ng mantika ng nyog. Kaya organic ito, bumili ako, oh. Ito, oh, masarap pala to. Kaya ito ang sinasangag ko ng kanin. Ayan, oh, organic virgin coconut oil. Ayan, sinangag ko ang kanin. Dahil maganda ito. Maganda ito sa health, diba, my friends and friendship? Kung sino nakarelate sa akin, nandun ako lumaki sa isang baryo na ang aming mantika noon ay hindi kami nagbibili sa store ko, ni nagagawa kami ng mantika ng nyog. Yung ginagawang latik at ang kanyang mantika, yun ang piniprito namin. Parang ganun. Kaya nakapamili naman ako kahit papaano. At malapit na ang Thanksgiving. Bigat nito, my friends and friendship. Kaya yun ang prepare. Kaya pasalamat ako sa Diyos at si Papa nakalabas bago ang Thanksgiving at birthday niya. Happy birthday, Papa. And then, ito si Papa. Makain. Okay, my friends and friendship. Nag-aalmusal na kaming dalawa at si Mama Eli happy na dahil may kasama na ako sa pag-aalmusal. Sipin mo, 8 days siya sa hospital. Ako lang mag-isa sa bahay. Pag pumasok si Zoe, ako lang dito, o diba, nakakalungkot. Pero nire-ready ko ang sarili ko. Hindi ko hawak ang buhay ng papa ko. Kaya, yun, dasal lang ako ng dasal. Sabi ko kay God, huwag mo munang kunin ang asawa ko. Dali pa ako ready at hindi ko pa kayang mag-isa. Para akong sira. Pero diba, yun ang reality. Yun lang naman ang aking, ano, yung katotohanan lang ang kung ano sa isip ko. Kasi nakikita ko sa sitwasyon na parang nahirap na siya. Kaya sabi ko, Lord, hindi pa niya, gusto pa niyang makita ang mga apo niya. Sabi ko, gusto pa niyang makikita dahil maliliit pag... At sabi ko, wala kang kasama. Walang magdadrive. Siya lang naman ang nagdadrive sa akin. Kaya sabi ko, Lord, please naman, oh, another life pa ako. Yung konti pa dugtungan mo. Yun ang sinasabi ko, my friends and friendship. Kaya, tiwala lang tayo sa Panginoong Diyos. He's always there. Nakikinig sa atin. Minsan, hindi tayo napagbigyan. Pero pagdating ng mga isa o dalawang araw, tatlong araw, pinagbibigyan niya. Kasi hindi lang naman ako humingi ng tulong. Dami-dami natin, o diba? Siguro kung makapagsalita lang si God, sabi niya, teka muna, Ilya, saka ka na muna kung hindi pa naman grabing-grabe ang asawa mo. Unahin natin yung ibang... Yung binibero ko lang yung ang sarili ko at ginakalma ko lang na ayaw ko magmukmuk at malulungkot ako. Ganun lang ako. Ako kasing tao, my friends and friendship, is very happy talaga akong tao. Yung minsan ninyo lang ako makikita na nalulungkot. Pag na-feel ko yan na ako ay nalulungkot, binaba ko ang sarili ko. That's why ito, mayroon akong vlog. Itong vlog na ito, ang healing ko talaga na pag napapagod ako, wala naman akong depression, my friends and friendship. Pag napapagod ako, itong vlog ang kinakausap ko para mai-send ko rin sa inyo na may papanoorin kayo. Nasa sa inyo yan kung panoorin o hindi. Ba sa ako, happy akong nagbablog ako, nagsasalita ako, nag-open ako. Wala naman akong naapakan. Kaya no bashing. Just for fun. Oh, diba? So my friends and friendship, ito si Papa Dodds, kumakain na at happy naman siya. Ayan si Jer, say hi to my vlog.
si JR. Ayun. Kaya kakain mo na ako. Oh. Ngayon nakangiti na ako, oh, di ba? Araw-araw mo nakangiti ako eh. Kung sa Goro, kung sa mga Pilipinas ang pag-stay mo papa sa hospital, no? Kung sa Pilipinas kasi ang stay mong 8 days. Siguro, dami-daming bills yun sa hospital, right? Daming, check. Oo, hindi lang hospital bills ang babayaran mo na halimbawa eh. Yung ano lang, hospital na room na, private pang room niya. Eh, siguro grabe yun. Dahil ang babayaran mo pa yung mga lab tests, mga gamot. Mabuti lang, my friends and friends, may mga insurance kami dito sa Amerika. Yun ang pinaigihan. O, diba pa? Paano ang pakiramdam mo noon nung mag-start ka na, na-feel mo na, napipil mo na, mababa ang heart rate, ano ang naramdaman mo, paano? Para ma-share mo naman sa mga friends and friendship. Parang lumulutang ka lang. Lumulutang ka sa ano? Maglakad. Napapagod ka huminga? Yeah, tapos, ba't ayaw mo pa magpadala sa hospital sa akin noon? Kaya ko pa. Kaya mo pa? Pero sabi, pagdating mo na natin doon sa hospital, yung, di ba sinabi ng doktor, dinali ka kagad nalagyan ng mga aparato sa katawan mo dahil ano ka daw, candidate ka daw sa cardiac arrest, buti hindi ka na cardiac arrest dahil sa sobrang baba, naging 44 ang heart rate mo. Nag-35 pa nga! O di ba, Dad? Tapos, dinala ka agad siya, my friends and friendship, sa intensive care unit at doon minonitor talaga siya. Tapos, doon nakaraan ng araw, minomonitor, okay ang kanyang heart. Nag-back to normal, pati ang blood pressure. Sipin mo, back to normal. God is good talaga. Pagkatapos, ang dahilan daw ng kanyang paghina ng pump ng kanyang heart ay dahil sa lungs. Sa dami niyang mga blood, ano ba yung iniinom mo? Yung ano? Yung blood thinner? Blood thinner. Yung blood thinner at saka blocker. Tama yung kapatid niya sa na nurse na retired sa Mayo Medical dahil sa mga gamot niya. Hainang Penny, shout out. Dahil sa mga gamot, yun pala yung special yung aspirin, blood thinner, ang anong klaseng gamot yun? Carbidolol. Kaya hininto. Yun pala at nagkaroon ng infection. Pero parang komplikasyon na naghanap lang ng dahilan, my friends and friendship. Ang lungs niya, yung nagkaroon lang siya ng dalawang lungs niya na may pneumonia. Parang dahilan lang. Tapos ngayon, nung mag-antibiotic, parang nag-vanish lang lahat. Yung na wala lang. Ganun. Hindi siya nilabas ng doktor. Dami-daming test na ginawa hanggat hindi siya naging okay. Kaya ilang araw, inano siya ng doktor. Pagkatapos, okay na, pwede na siyang lumabas. Oh my God, my friends and friendship. Ito na naman yung apo ko. Hi! Hi! Daddy! Ayan. Kaya na lang. Ayan. Dumating si Cash. Okay? Ano na? Tapos na kami mag-almusal, my friends and friendship. At ito pa, opo po, nagre-relax at binabantayan si Cash. Yung pasyente ko, my friends and friendship, ay nandoon siya sa bathroom. Alam naman niyo ano ang ginagawa doon sa bathroom. Kaya ito, relax na. Cash, say hi to my friends and friendship. Say hi, Cash. Cash, look at mama. Hi. Say hi. Abu. Hi. Hi. Hello. Bye-bye to friends and friendship. Bye-bye. Bye. Say bye-bye. Bye. Yeah, ito ang happiness ko, ang apo. Kaya yun, my friends and friendship, ang happiness ng mga lola. Ang apo. Ayan. Kaya malamig na ngayon ang panahon. Grabe na ngayon ang panahon. Sa Thanksgiving, siguradong uulan yun. Okay. Mabuti na lang itong mga kalamansi ko. Nagsipagtubo na. Okay, halika, come here. Dumating ang home therapy ni Papa. Kasi paglabas sa hospital, ay talagang pinapadala ng insurance, ng doctor, ng therapist dito sa bahay na yun ang mag-therapy sa kanya. Sa paglalakad, everything. Pag okay na nila, bibitawan na nila, okay, pwede ka nang hindi ka na i-therapy. Kaya yun, my friends and friendship, ang kinaigyan ni libre yan. 100% na libre yan sa insurance. Cover ng insurance. Kaya yun, Papa. Kaya yun si Papa. Naaaliw siya sa apo niya, oh. Yan, oh. Papakita.
nagbalik ang gila sa papa niya. Hi! Say hi! Hi, vlog! Hi, vlog! Hi, vlog! Hi, vlog! Hi, vlog! Hi, vlog! Bik! Okay, masakit ulo ba? Ligo ka ngayon. Okay? Ligo ka para mapreskon ang katawan mo. At magtatawag ako ngayon, my friends and friendship, sa mga doktor niya, sa primary doctor, pagtulog ng bulilot na ito. Tatawagan ko kasi, kailangan after hospital, mag-meet siya sa mga primary doctor niya at sa mga referral na i-refer siya sa mga cardiology dito sa labas. Nagpatulog mo na, okay, Cash. At sa wakas ay natulog din. Yun. Kaya nagluluto pa ako doon ng gulay, ng munggo at saka yung mga buto-buto yung tapos eh kasi para may sabaw yung pasyente ko. Kaya ito double-double ang aking gagawin. Pero nagbabantay dito sa apo pero mamaya nga pa pa ito kukunin. Maya mga 3 o'clock dadating din si Zoe. Ano dito galing ang therapist ni Papa. Yung nag-ano muna, nag-registered. Tapos, sa Monday, isusulat ko pala. Ito sa Monday. Saan ba yung sinusulatan ko? Ito. Kailangan pala. Ito sa Monday. Ano pang day tayo? Ngayon. Today is November 17 July ito October November kailangan ilista ko 20 may appointment siya sa therapist. Okay, sulat ko. Magluluto ako, my friends and friendship, ang gulay at ito ang pinili ko kahapon. Ire-repack ko din ito. Dahil ito, pwede na ito ipanglipat. Maramihan kasi ito, my friends and friendship. Kaya ayaw kong isang, pag nagluluto ka eh, ilalagididipros mo sa kailangan hati-hatiin ko lang ito katulad ng dati. Ito ibibake ko mamaya yung cookies. Yung flavor nito is, I think ano to, yung Sneaker Doodles. Okay. Habang nagluluto ako, maglilinis mo na ako, my friends and friendship. Hindi ka ako nakapaglinis ng ilang araw dahil nasa hospital nga ako. Welcome back, my friends and friendship. Nagpatulog ako kay Cash. Ay, ako ang nakatulog. Pagising ko, kanina nung umpisa pinatulog ko siya, kumakanta siya. Ay, nakatulog ko nung magising ako, tulog din siya. At dal-dali akong bangon dahil nagugutom ako, hindi pa ako nakainom ng gamot. Kaya ito na, pagkakain ako ng lunch. Ang lunch ko is 3:30. Ay, natatawa tuloy ako. Ako nagpapatulog, pero ako nakatulog. Mabutin lang at natulog din ang pinapatulog ko. Ang ginawa talaga may present friendship. Pero yung pinawisan ako kanina, kaya hinubad ko. Inaantay ko pa si Zoe, my friends and friendship, at siya yun ang uuwi na yun. Sinundo ng kapatid. Yun na, si asawa, kumain na din. Napapasalamat naman ako sa Diyos, my friends and friendship, at mukhang okay naman siya na sana ay magiging okay na tuloy-tuloy na hindi na babalik sa hospital. Pero so far ngayon, mag-okay naman siya. Ang blood pressure, nagiging normal. Ang kanyang heart rate, normal din. Yun lang, may binago yung prescription ng doctor sa kidney, yung sa dialysis niya. Ang instead na ang dialysis lang niya is 9 liters lang sa isang araw, ay ginawa na nilang 12. Bali 12 na ml ang kanyang pinapasok at nilinis sa katawan. So okay naman ang ginawa nilang yon dahil bumaba ang blood pressure. So ibig sabihin yun talaga ang kailangan niya. So doon pa rin sa kanya, sabi niya magbabakasyon pa rin daw sa Pilipinas. Pero sabi ko, huwag mo munang isipin yun. Magpagaling na magpagaling ka muna.
na sana ay bigyan ka pa ni God ng mahaba pang buhay. Yan ang sinasabi ko. Tapos, birthday niya. This coming November 20 ang birthday niya. Kaya, sabi ko, ilang taon ka na? May husband kasi is 76. Pagsi 77 na yun. Kaya, kung siguro, kung sa Pilipinas lang siya nagkasakit at doon ay confined, malamang na dami-dami naming babayaran. Lahat lumabas lang kami na wala. Dinala kung ano ang pinasok, pumasok kami doon sa loob na ayun lang kami. Ay pagbalabas din namin ay yun. Dala-dala din namin, wala kaming problema sa mga bayaran. Yun lang ang kinaigihan namin dito. Pati yung mga gamot, lahat ang mga antibiotic up lang namin sa pharmacy. At happy naman kami, napapasalamat kami sa Diyos. At parang ganun lang na dito lang sa, dito dinala ang asawa ko sa Amerika. Kung sa Pilipinas siya, wala din namin kayang bilhin ang gamot lang. Kaya nga pa ang dami-dami. Pati pagdadialysis. Kaya thanks God. At naiayos din si asawa. So, hanggang sa muling pagkikita natin dito sa aking vlog, sana ay nandyan pa rin kayo sa pagsuporta ng aking YouTube channel, Mama Ella Bolan Vlog. At maraming salamat sa mga subscriber ko na hindi ko iniisip na makaabot din ako ng 500 lang ba ang aking subscribers sa ngayon. Hindi ko ina-expect din yung mga friends and friendship. Ang subscriber ko na 544. So, nagpapasalamat talaga ako sa inyo at hindi niyo ako iniwanan. Nandyan kayo, hindi nila pinabayaan sa lahat ng aking naging 545 na ang aking subscriber. At maraming salamat sa inyo inuulit. Sa mga viewers, thank you. Open ang aking account sa pag-views ninyo. At sa mga silent viewers ko, maraming salamat. Yung vlog ko is just for fun. Okay? So, no bashing. It's just for fun. Pwede naman kayo mag-comment na gentle lang na pag-comment na hindi naman ikakasama ng aking loob. Nagpapasalamat ako sa mga nagko-comment at okay naman. Sa maraming salamat. I love you guys. Don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Bolan Vlog. Share, like, and you can comment down below the box. Thank you. Bye-bye.